Gados, bababa ako dahil nagkatubig. Hindi ko alam bakit nagkatubig ito. Pagkakaalam ko lang ay puno yung balas namin. Walang nakita na crack sa sounding pipe port and starboard ng DBT, DST. Sisilipin ko kung may tubig sa void space or sa lower stool number 2. At saka yung butas ng watering grease, yung sa lower saka sa upper. Yes, ako magagawa. Malaman yung anong sanhi ng flooding dito sa loob ng bodega number 2. So tara na guys, samahan nyo ako sa pagbusisi dito anong dahilan sa tubig ng loob ng yes, on my way. Number 2. Give me a second, I'll be right. So ito ngayon ako, naglilinis sila. Instead na ready load na yung number 2, eh nagkatubig pa. Ito yung sounding pipe. So wala namang sinyalis na nagka-leaking yan. Kasi kung may leaking niya, may butas yan, magka-leaking talaga dahil puno yung ballast tank, DBT at DST. Ito, nagkatubig siya. Ito yung ng ano niya, tubig hanggang dito. Nasa 1/4 ng area ng tank top. Ng cargo hold number 2 yung nababasa. So ito yung sabi ko na water ingress na upper, wala namang basa. Ito yung lower, wala naman ding basa. Ito rin yung port side na sounding pipe, wala ang sinyalis na leaking. Saan kaya ito? Pabuksan ko rin yung kwan, itong loob ng lower stall. Baka may leaking yan sa loob. Pero wala namang leaking doon sa watering grease, yung butas niya. Ito yung cargo hold builds. Nasa ano ito eh. Almost 2 cubic meter yung area nito. Yan, sisilipin na, sisisid na si Perseus. Checkin mo ha kung may ano, may sinyalis na mga leaking dyan sa kwan. Bakit nagka-leaking yan? Hindi kaya ito galing sa crack, yung sa tanke ba? Yung ballast tank ba? Mga crack, may sinyalis na crack ba? Wala. Yan, kaya pag ano, wala ng tubig, pinapapara ko yan doon sa makina. Ayaw naman nila. Ah, yun ang buwan? Di ba, pag walang tubig, tatawag ako ni para muna dahil masisira yung plato. Sabi na wala daw problema yan. Yan ang dahilan sa ano eh, magbabalik yung pan ba? Yung sa non-return, may leaking na rin. So ito yung dahilan na bakit yung non-return valve di na gumagana dahil lalo na pag matagalan siya na panay higop tapos wala ng tubig na mahihigop. Yung plato, kung narinig nyo yung plato na yan, yung tumutunog, yun katagalan, posible siyang mayuyupi. Kaya hindi na siya 100% lapat na lapat na sirado. Kaya sanhi siya ng may leakage. So, ito yung area niya. So, uulitin ko, ito yung area niya sa na basa. So, ibig sabihin, kung hindi ko pa na double check dito sa loob ng lower stall, kung tubig itong loob ng lower stall, yan. Galing talaga ito sa ballast tank. Pero kung walang tubig yung lower stall, sigurado na ako dito na ang problema nito. Una, doon sa main line doon, main valve doon sa bandang engine room, hindi nasara. Kaya kung gagamit sila ng GS pump or sa eductor, posibleng babalik pupunta dito sa linyada ang tubig. Lalo na ang plato ng tinatawag na individual na non-return valve, yupi-yupi na or may kalang na leaking.
pare talaga ang mapasukan ng tubig ang cargo hold builds. Pangatlo, busisiin ko rin kasi na-empty na yung kabila. Pati dito, i-empty rin. Busisiin ko kung may sinyalis na crack dito sa loob ng cargo hold builds. Connected ito doon sa DBT, double bottom tank. Last week, kaka-inspect ko lang doon sa lahat ng mga ballast tank. Sabi ko doon na wala namang mga sinyalis na cracks between bulkheads and frames. Actually guys, itong EB na sumisid, mayroon tong dalang helmet. Hindi lang niya sinuot dahil mahirap doon sa loob dahil masikip. Binabantayan ko naman. Matigas naman ang ano nito eh. Bungo nito, para na rin helmet. So walang problema. So ipalipat ko na lang to. Aakyat ako doon. Ilipat sa pabor ha. Sa estribor, sa estribor. Ilipat sa kabila, sir. Kapag sarado nila may gisa na pag. So ang sa estribor sinasara na, sa pabor. Dito naman sa estribor, abangan natin kung hihigop na ba. Bababa yung level ng tubig. Ayan. Kung mababa na, mayroon ng higop. Ayan, may higop na. Bumababa na yung tubig. Di ba nung nagkaroon si Alo, dito rin? Dito rin. Oo, dito yan. Yung nilanay sa kamay, di ba? Sanay nagwahin tayo, tapos sanay meron ng loki. Yun yung suction pipe yan. Labo. Mila-mila ang mata. Yan, linaw na. Yun yung suction pipe. May filter siya para maisala niya yung mga kargada or previous cargo or anong mga paring makabara. Yung mga rubber, stupa, captive. Sius, walang sinyalis na leaking dyan? Walang sinyalis na leaking sa bulkhead? Yung wala no? Ngayon, nakasara na yung valve dyan. Walang tulo-tulo sa pipe? Sa linyada talaga yun? Marami-rami pala talaga yung ano no? Tubig dahil libil ng latak oh. Yan oh. Nasa kuan? 8 inches? So, malinis na guys. Malinis na. Wala na tubig. Dito na naman sa estribor. Kwarta ni sir, kwarta. Kwarta. Kahit ugatas ba? So ganito kami maglinis ng builds. Kung nakita nyo yung putik. Yan o. Pakarumi. Ano hanap mo? Daspan ito. Palitan na lang natin yan, boss. Tabor-sibor.
Ano, ipapara ko na yung bumba o tuloy pa rin? Ipapara ko na yung bumba? Oo, sige. Walang sinyalis na leaking? Wala, no? Walang tulo-tulo sa paan? Wala man, sa babaw? Oo. Wala man? Nakapa. So, dry na dry na. Malinis na. Nandito ako ngayon na naghihintay na mabuksan itong manhole number 2 sa lower stall para ma-final na ito. Ito na yung panghuling inspection ko kung ano ang sanghihin ng leaking doon sa loob ng tank top ng cargo number 2. Okay guys, samahan niyo ako, bababa tayo. So, andito kami ngayon sa manhole ng lower stall number 2. Binubuksan para babaan ko doon kung talagang para malaman kung mayroon talagang tubig. Ipakuha muna yung pan, boss, kay EB yung pan, yung blower ba, blower. Kunin mo yung blower. Kasi kakabukas yan. Pati yung pipe niya. Ito na yung daanan papuntang number 2 lower stall. Yan o, yun yung daanan niya. Yan, yan. Yan ako, bababa. Pero ibintilit muna namin para kanigurado na sarayiwa yung hangin na malangap ko doon sa baba. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. So, andito na ako ngayon sa baba. Konfirmado talaga na walang tubig. Oh. So, nakita natin dito, walang tubig. Ito yung sa water ingress ng Bonita 2 sa lower saka ito upper. So, wala talaga, confirmado. Walang tubig. Akit na ako. So, yun guys, ha? Confirm talaga na walang tubig yung lower stall. Walang ibang hinihinala ko. Doon talaga yon sa main line sa doon sa loob ng makina na ang pergola may leaking doon. Hindi siya 100% na sarado. Mayroon sigurong uka konti, kaya kung gumagamit sila ng GS pump or emergency fire pump o anumang yung bomba diyan kasama yung eductor, maaari talagang mapasukan ng tubig yung linyada dito sa bilge pipe, lalo na pag yung non-return valve na plato hindi na siya lapat na lapat talaga na magiging zero leakage. May posibilidad talaga na babalik yung tubig dito sa loob ng cargo hold. Yan na yung sanhi niya na nagkatubig na about 10 to 15 cubic meter yung tubig na pumasok dito. So yun lang guys, maraming salamat. Kung nagustuhan niyo itong vlog ko na ito, huwag niyong kalimutan na subscribe kung bago lang kayo dito sa channel ko. And click also the notification bell para ma-inform din kayo sa mga susunod ko na mga videos. Salamat!